nandito tayo sa Bataan para makilala ang isang unique artist. Artist na gumagamit ng canvas pero imbis na pintura, pako at sinulid. Very interesting. Napako ang attention ko. Thank you so much, Kuya Chris. And guys, ito na siya, ang sinulid artist ng Bataan, Kuya Erik Apostol! Erik, welcome to Believables. Yes, welcome po. Salamat. Good morning sa inyo. Sa tansya nyo, mga ilang pako yung magagamit natin dito? Sa tingin ko, mga nasa 500 piraso. Una, prepare muna natin yung canvas natin. So, anong wood po yan? Yung marine plywood siya na 1/2. 1/2. Kasi gagamitan natin siya ng pako. Pagka manipis to, uuga siya yung pako. Kaya kailangan stable yung pako natin para mas tumagal. Sketch na natin yung drawing natin. Yes. Then, itatrace natin yung pako. Kuya, ingat sa kamay, ha? Ang pin and thread art na tinatawag ding myth lesh ay arrangement ng sinulid na itinali sa pagitan ng points para makabuo ng geometric patterns or representational designs gaya ng mukha ng tao o isang bagay. Bukod sa sinulid, pwede rin gumamit ng alambre o PC na pinaikot sa grid ng mga pako o pin na inilagay sa tablang kahoy. Ang maganda rito, kahit straight lines ang ginagawa ng sinulid, may nabubuong illusion of curved lines dahil sa slightly different angles and metric positions kung saan nagtatagpo o nag-i-intersect ang mga sinulid. Bezier curves ang tawag sa mga palikong ito. Sa maniwala kayo o hindi, nag-umpisa ang string arts sa math. Noong 19th century, may mga inimbentong curve stitching activities si Mary Everest Bull, isang mathematician, para turuan ang mga bata ng math. Pero noong 1960s, na-develop na ito bilang hobby or artwork. iBilib. Wow! Diba? Ganda, diba? Salamat, Kuya Erik Apostol. Ikaw ang malupit na Pinoy sinulid artist ng Bataan. Galing talaga ng Pinoy at magaling din ang science mula sa iBilib!